Pinagkita mo ngayon. Okay lang? Pinilabutan ka. Amen. Anyway, siguro ngayon bigyan natin the best na whiskey rainer. Na at least naging open yung mag-asawa. Naibukas na somehow yung heart nila about sa decision na pag-uwi ni Rainer. And I know some of us are divided, you know. Tawag ba siyang umuwi o hindi. But this is the decision of Rainer and the decision of the family. So we need to respect that. Amen? And because this is the decision of the family, let's pray for them. Alright? Let's pray for the decision of Rainer. So sa'yo, Rainer, bilang pastor, siguro alam mo naman na kinaustok ko rin siya ng matagal, no? Kinumbinse. Ano ang advantage, disadvantage kapag nag-aaral ka sa Amerika, at saka advantage, disadvantage mag-aaral ka sa Pilipinas. Ang sinabi ko sa kanya dati, kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, mag-college ka muna rito. Tapos umuwi ka ng Pilipinas, ang mga company ang hahabol sa'yo doon sa trabaho. No, yun ang sabi ko sa kanya. Pero hindi rin siya na-convince doon. Siguro nga meron siya talaga ibang klase ng motivation at saka reason. Pero mga sabi ko lang sa'yo, Rainer, always remember this. Matagal ka ng Christian. Alam ko mahal mo ang Panginoon. At sinabi ng mama mo na you're very active in the church. Sa kingdom of God, nagkuplo lagi ang blessing ng Lord through authority. Okay, remember this. Bagamat wala ka na sa pader ng magulang mo physically, kailangan under ka pa rin ng authority nila. Kasi kung hindi ka maa-under ng authority ng magulang, yung blessing ng Panginoon na para sa'yo, nadala sa magulang mo, hindi mo ma-enjoy ang lahat ng bagay na yun. Siguro magiging masaya ka physically, materially, nagawa mo yung gusto mo sa buhay mo, nandun ka. Pero kahit nandun ka, mas malaki ang responsibilidad mo kasi you're on your own. Walang mag-check sa'yo tuwing gabi, walang mag-watch sa pinaparod mo sa TV, walang nakakaalam ng pinitingnan mo sa internet. So you have bigger responsibility. Kaya you have to be strong. You have to be firm. You have to be honest and humble. Especially kapag nagkakamali. Kasi bata ka pa. 17 ba? 17 years old? 18. So, meron time na magkakamali ka. Meron time na ganoon. Meron time na gagawa ka ng decision na mali. Pero masasabi ko lang, pag nagkamali ka, go back to what you have learned from the Lord and to your parents. And even this major decision, kung after a year, 2 years, you find out it's not working, huwag kang mahiya na lumapit sa mga magulang mo, sabihin mo, Mom and Dad, I think I made the wrong decision. Okay? I wanna go back. Huwag kang mahiya. Always remember this. You're 18 years old. The whole world is in your hand right now. Whatever you do today will greatly affect your future in life. Ano man yung magiging life mo pag 30 ka na, 40 years old, 60 years old, it depends on what's happening right now in your life. So, kung ang prayer ko dyan, prayer ko sa'yo, maging successful ka dito. Patapos mo yung pag-aaral mo sa Pilipinas, ng 4 taon pa ba? Ng 4 years, makagraduate ka at makapagtrabaho ka, makapag-serve ka sa Lord. O baka tinatawag ka ng Lord sa ministry, you'll never know. Right? Hindi natin alam, at ka pinatala sa Pilipinas, baka talagang may purpose sa Philippines. So, believe that God is with you and He will never leave you nor forsake you sa anumang desisyon ginawa mo, basta ginawa mo yung para sa Kanya. Kaya be strong in the Lord. Be strong in the Lord. And then sabi sa Hebrew, last verse ko, sabi sa Hebrew, I think Hebrew 3 or 30, sabi niya nun, do not neglect to do good things and share what you have because those are things that are pleasing to God. Always do good things for the glory of God. Always share what you have for the glory of God. So, to you all the best. Yeah.